yun yung mga kasabiteranong motovlogger niya. Sa mga kasabiteranong tapos niya. Ambush to ambush. Tuloy mo. Kasi hindi mo naman alam kung kailan yung magbubong eh. Basta ngayon, gawin mo muna siya kahit walang nanonood. Tapos kung hindi na mag-improve yun eh. Kasi walang videos na yun, wala rin nga nanonood eh. Kahit nga yung ibang videos na yun, wala rin nga nanonood eh. Pero tuloy-tuloy pa rin. Basta dapat ginagawa mo yun para sa'yo. Kasi pag masaya ka dito, tuloy mo lang ng tuloy. Kasi pag ni-expect mo na, pinaplog mo kagad, ni-expect mo na marami kagad nanonood, ang matatanggap mo lang yung puro frustration. Matitipress ka lang. Okay. Kung yung isipin mo kaagad na pag in-upload dito, kailangan maraming manood. Tapos pag walang nanood, malulungkot ka, mali. Dapat yung kaligayahan mo hindi nakabase sa iba. Sa iba. Dapat sa sarili mo. Nalobot lahat ng camera natin, hindi natin nakuha na naman. Nandito pa kami. Ayan mga tol. Pasok kayo sa loob ng shop. Ay! Shower out! Shower out! Shout! Pag second place lang yung ibang kulay. Shower out! Shower out! Oy, musta? Ito sir. Naiwan ako, munti ka na ako maligaw. Nakalimutan ko nga pala yung pinasok natin, hindi ko nga pala kabisado. Buti nakalabas ako. Nakita ko yung school. Sabi ko, ito yung school ah. Ah, nahuli ka pa sa dulo? Oo, kasi bala kong kuhanan ng footage yung ano eh. Hindi na ano natin, sigsag eh, maganda eh. Problema, lahat ng dala kong battery, lima, na loob at lahat. Kasi si Mary yung... Ano mo nga, shoutout mo nga ito, walang kwenta kong... Sir, pwede magpalagay sa manager ng helmet? Manager! 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 Maniwala dyan! Saka yung grip sa ano ko na lang, EGB. Ito yung mga staff ni Sir Alex. Sir, baka may gusto kang shoutout? Una-una po sa lakas, naghanap ako ng jowa. Bakit? Hindi ba nagtataga lahat? Bubayaro. Iniiwan ako. Yun lang. Kasi naubo ulit. Patay tayo. Sino po si Eric, sir? Si Eric Villanueva. Tama ni Garrix mag-target. Tsaka po kaya, no? Yung kay Atoy. Shoutout kay Atoy. Shoutout nga pala doon sa assistant kong ano, parang yung pang. Yung inuutusan mo tapos galit na galit sa'yo. Huwag buhay maniwala mo. Buhay maniwala. Fake news. Sir, ganito po ba talaga dito? Walang tigil yung pasok ng tao. Lalo na pag nandiyan ka. Sagabal nga ako dito, sir. Vlogger. Ano masasabi niyo sa akin? Yun niya ilabas dyan. Sabihin niyo totoo, ha? Masasabi niyo sa akin? Bilang mga manager at saka supervisor ni Sir Alex. Sir, anong masasabi niyo? Toy Tennis Shop. PXXC. Ayan kasi, sir. GSX. Yes, sir. PXR. Sexy Chinese. Susilipin natin yung formal. Anong gusto mong Alright, so tol, nandito tayo sa helmet room ng secret shop. So ayan yung mga helmet nila. Ayan, ito yung helmet ng secret shop. Magtutour lang tayo ng konti. Pakita ko na lang sa inyo yung montage mamaya. Po. Dito ko lang. Ayan, so ito yung warehouse ni Boss Alex, mga imbakan ng mga item niya. So mga tol, dito yung mga gulong. Halos karamihan ng gulong
nandito rin kay Boss Alex. So kung naghahanap kayo ng gulong, so punta lang kayo dito sa Bulihan. Secret Shop Bulihan. Yan yung Boss Alex. Ang dami ng gulong mga tol. So pakita ko na yung disenyo mo yung montage nyan. Itong mga to pipe. Yan sa mga pipe. Yan yung mga item ni Sir Alex. Mga rims. Rims. Yan mga tol. So hindi ko na magbook, hindi tayo magbubuklat pa. Papakita ko na lang sa inyo mamaya yung montage ng mga item. Yung mga naka-display sa babo. So may tanong kayo, may questions kayo, comment down below kung ano yung mga hinahanap nyo. Then tulungan ko kayo. At baka meron dito yung mga hinahanap nyo. Kagandahan dito sa Secret Shop guys. Yung price dito para ka na rin ano, pumunta ng Caloocan 10th Ave. Kasi mura yung price yun ng Secret Shop. Wholesale price siya. Kasi kaya naman maglabas ng mga ito. Ito tayo sa taas. Ito yung baba nila. So busy si Boss Alex ngayon mga tol. Mamaya-maya kakausapin natin siya. Ay, pero may share pala ako sa iyo, baka gusto mo. Tapos kung may mga tanong kayo, comment down below lang mga idol. So yun sir, itatanong lang ako. Bala ko, ay balita ako, magtatayo kayo ng bagong ano eh, mag-open kayo ng bago. So yun, binu-welcome ko yung iba na supportahan kami o makapunta kayo dito. Kasi itong kabilang building na to, yun, kukunin na namin siya by Monday or by tomorrow. Kasi lumalaki na yung shop, nagiging masigit na siya. Kasi kukunin namin yung bodega sa kabila. Yung bodega yung kinukwento natin, yung sa dati namin shop, magtatapos na yung kontrata namin doon. So ang inaano namin dyan na mangyayari dyan sa kabila is puro helmet. Puro helmet, pagpasok mo dyan, puro helmet, puro gulong ang makikita mo dun sa kabila. Kaya hoping na maging successful yung pagbubukas nito. Yun. Kaya maging more helmet, more zebra. KYT. So ibig sabihin sir, yung kabilang i-open, parang helmet store lang. Yes, parang ganun yung target ko dyan. Para siyang showroom. So ibig sabihin ba na ito sir, magpo-focus kayo sa helmet? Yes, actually it's my dream eh. Dream ko talaga siya. May mga tinitingnan ako mga dati ko pang sinusubaybayan na mga helmet store. Yun talaga yung gusto ko, magkaroon ako ng isang helmet store. Actually it's around 2 years ago nang nangarap ako na magka-helmet. Since ngayon na kaya ko na naman mag-invest o kaya ko na mag-stocks ng helmet, tinutuloy ko na siya. Itutuloy ko na talaga siya na magkaroon ako ng helmet store. Mga tol, narinig natin, so magkakaroon ng panibagong helmet room o showroom ng helmet si Boss Alex. Mag-open to Monday sir, no? O by hindi next pa, week? Hindi kasi kami nagkakaroon ng soft opening, hindi ako masyadong... So parang tentative pa. Pero magkakaroon sir, may aabangan kaming helmet room. Ano ba? Ang gulo nyo ah! Magbubukas siya pero walang opening. Walang ingat. Ay hindi, I mean, mag-open. May mag-open. Open lang. Open lang, walang kain. So sir, anong masasabi nyo dun sir? Sumagot ka ng ayos ha. Pero tanong ko na lang, yung mga helmet ba na yun, pwede rin i-wholesale o pwede yes, rin actually from mga wholesaler natin, or gusto mag-wholesale sa amin, pwede siya. Pwede siyang i-wholesale, lalo na yung Zebra. Meron siyang percentage na pwede kayo mag-wholesale dun. So yun yung promise namin sa mga wholesaler namin na pwede nyo siyang kunin as a wholesale yung helmet. Yun. Sa ito yung target namin, iba pang mga brand ng helmet na pwede nyo pa rin i-wholesale. Kasi ngayon, Zebra lang talaga yung pinaka okay. So mga tol, kaya ako binlog ang Secret Shop dahil hindi ito ordinaryong shop na makikita natin sa tabi-tabi. So ito yung klase ng shop na parang Caloocan style na hindi siya basta nagbebenta lang ng pera-peraso o may mekanikong gumagawa dyan. Ang ginagawa nito, ang target talaga ni Boss Alex, kadalasan yung mga wholesaler. So parang pagdating dito sa South, ito yung 10th Ave ng South. So ang binibenta rito, ang target talaga ng mga buyer dito ni Boss Alex, yung mga reseller din. Yung mga nagre-resell. More on wholesale talaga. More on wholesale siya rito.
So sa mga balak magtayo ng shop, balak mag-open o gusto nyo mag-online business ng mga motor shop, motorcycle parts. So kung malapit kayo dito sa South at nahihirapan kayong pumunta ng ano ng Caloocan ng Norte, so dahil lang kayo dito sa Maybulian, pwede rin online order. Pwede rin tayo mag-online. Ano na lang, lalagay ko na lang sa description yung link ng ano. Page ni Boss Alex. May number doon. Meron kayong pwedeng tawagan doon. Tapos, pwede rin kayong mag-ano, nasa chat. Sa chat kasi matagal mag-reply na patatatubunan. Iba pa rin yung call. Tumawag na lang pala kayo, wag na kayong mag-chat. Tumawag na lang kayo para directly. Pero yung ano ha, 8 to 5 ha, yung oras. Tapos, look for Junel kung sa or sinong admin na available para ma-assist kayo. Sino yung Junel, sir? Ito po ba? Yung mayari po ng Secret Shop. Kaya po lang pala nakalap. Si Boss Junel, sir po si Boss. Kaya nakaano po siya, VIP chair. Apo. Yeah, VIP chair po tawag namin dyan. Kasi ang laon here. Gawain yung dilema, si Junel. Bababayang aso. Sir Alex, pag nag-wholesale ba sa inyo para maging reseller, magkano ang ano? Starting? Starting natin ano lang, 5,000 lang. Pero kailangan mong i-gain. Sa 5,000 kasi maliit lang naman yun. Pero ang lagi namin sinasabi dito sa 5,000 mo, kahit maliit yung value mo, dapat kailangan mo pa rin maano yung stock. Actually, wala siya talagang value. Walang perang dapat na kailangan. Dito lang kasi kaya kami nagpapa-open ng 5,000 para lang meron ka ng on-hand items para ganahan ka. Yung 5,000 mo kasi marami na yun. Siguro ganyan yung something. Isang karton? Siguro kahit isang karton pero maliit lang. Pero pwede ka na mag-focus. Yun yung kagandaan sa 5,000. Pwede ka na mag-focus ko na. Ipikaray mo na yung sarili mo. Kaya mo magbenta na mag-benta. So, yun, magbenta ka na maliit yung masaya pa. Yung kaya 5,000. Tapos tuloy-tuloy na yun. Magiging tuloy-tuloy lang siya pag nag-enjoy ka. Lagi ko ina-advise sa mga nag-business, pakiramdaman mo pag nag-enjoy ka, yun na yung tip mo. Pag 5,000 na po nun, sir, magkano kaya yung magiging balik nun? Ang tubo talaga ng 5,000, actually talaga, kanyang 5,000 yung tubo. Yan, 5,000. Ang magiging tubo nun, nasa, sabihin natin 7,000, 2,000 yung tubo. So mga 2,000 lang yung tubo. So may papa-interview ako sa inyo yung isang si seller namin kung gano'n siya nag-umpisa sa amin. Si Gerson. Sige dito, Gerson. Ito, hinahangaan ko to kasi ito nag-umpisa to sa amin talaga, si Gerson. Ito si Gerson. So si share ko lang sa inyo si Gerson Mejeno. Nag-umpisa ka 5K lang, no? Apo. So nag-umpisa lang si Gerson ng 5K. Isi-share niya ngayon kung paano niya na-roll yung pera niya, kung paano siya nag-game ngayon, kung paano siya kumikita within the day. Kasi malakas siya ngayon. Actually, daily lagi siya nandito. So isi-share niya sa inyo kung paano siya nag-umpisa. Bale, ano lang. Post lang sa market. Tapos kung... Market, maganda, sir, yun yung marketplace ng Facebook. Apo. Okay. Bale, mas maganda kung... Kasali rin kayo sa mga iba't ibang group ng mga motor. Mga buy and sell, mga ganun-ganun ba, sir? Mga Mio, Sporty, Sniper, Raider. Tapos magpo-post kayo doon. So, antay na lang kayo comment. Tapos pagka, ano, PM na lang kayo. Ayun, depende sa, ano, depende sa makausap yung customer. Pag nagkasundo kayo, ayun, sa'yo siya kukuha. Kaya nag-entertain ka talaga ng customers. No? Ganun lang. Tapos minsan, kung ano, tulad sa pipe. Kasi may magtatanong sa inyo kung pwede pa to sa ganyan, sa busi. Mas maganda, i-search nyo sa YouTube. Hindi lalabas naman yun eh. Nag-aaral ka below bago ka sumagot, nag-aaral ka. Sine-search ko pag hindi ko alam. Kaya minsan nagtatanong ako dito. Okay yun, kasi nag-research. Ganun lang pagka ano, nag-aalangan kayo. Search muna kayo bago kang magtanong sa shop. May pag wala kayong makitang details, wala kayong mahanap, direkta kayo sa shop, tanong kayo kay Boss Alex. Pero yung ano, share, pwede mo ba i-share yung nag-start ko sa kabila? Di ba sa kabila ka nag-start? Oo, oh, nag-start ako. Paano ka nag-start yung 5,000 mo? Paano mo siya na... Bale, nag-start ako sa ano eh. Chupas, Mountain Grip, isang Apido. Inano ko siya, minarket ko pa rin siya. Tapos, inano ko sa mga tropa. Ayun, naubos agad yung chupas. Pero bakit, sir, yun yung naisip mong kunin nung time na yun? Kasi yun yung mas ano eh, panahon mas moving. Mas moving kasi dahil sa COVID, kailangan natin mas... Saka mura lang. Oo, saka mura lang siya. Pero paano ka nag-roll? Paano nag-roll yung 5,000 mo? Paano naging pera na siya? Kung nakabenta ka na nun? Bale, ano, yung mga
mga pinopost sa shop, pinopost ko na rin. Ah, sinishare mo lang? Sinishare ko lang. Kinakopy mo lang, oh. Oo, kinakopy ko lang. Post lang, abang-abang lang ng mag-chat sa akin. Tapos reply lang. Paano yung pera yung ginagamit ko? Tulad yan, kung 5,000 yung copy mo na, tapos yung value na kukunin mo, paano mo siya, ano, sa kakukuha? Bali sa ano ko na rin yun. Yung sa puhunan ginamit. Sa puhunan ko na yun. Bali bawi na yung puhunan ko. Oo. Ngayon, umiikot na lang yung mga pera. Oo. Yung mga benta. Oo. Pinapaikot ko na lang. Umiikot mo na lang siya. Yun. So, tawag dito. Ngayon, ilan, gano'n nakaraming inahandle mo? Meron, tantarin natin yan, tantarin natin. Hindi naman ano eh. Basta antay-antay lang naman ako may mga nag-chat sa akin. Oo. Pero in-entertain mo sila for on chat. So, ibig mo sabihin, inuhuli mo yung puso nila. Na, sir, baka may kailangan ka, pwede mo akong balikan nila. Pagka ganun, kanyari, pag kung ano hanap nila, meron kami. Yun, ibibigay ko sa kanya na ng ano. Kumbaga, may discount para... Para balik-balik. Para balik-balikan ako. Pero na-entertain mo talaga sila na. Pero ngayon, tigalan, ano yung pagbabago sa'yo sa mga nag-business ka? Ano yung mga, ano, naging realidad sa'yo ng pagbibusiness? Ano yung napansin mo na, dati ganito ako, pero ngayon kaya ko na. Ano yung mga napansin mo doon? Parang dati, medyo wala akong alam sa mundo. Ngayon medyo na, napagka, nawan ko na sila ng, na, sariling discounter. Oo. Discounter ako. Sa financial, tingin mo nagbago ba yung financial lifestyle mo? Nagbago naman kasi kahit papano naman may ipon. Ah, nakakaipon ka na. Kumbaga dati binabali mo yung gasolina na ngayon para normal na lang. Kahit mag-gasolina ka, mag-gasolina. Normal na. Kasi, ano eh, mababawi mo sa'yo sa mga cost. Pero yung buhay mo ngayon na makakabili ka naman ng gusto mo o tulad nung dati nagtatrabaho ko sa Chowking. Chowking ka nga ba? Sir, parang pinagpapawisan na sa mga tanong mo, sir. Pansin mo, nagpupulos. Hindi, kaya niya, kaya niya. Nagpupulos na naman pawis eh. At tingin mo ano yung pagbabago na nagka-company ka sa ngayon na hindi ka na nagka-company ka? Pagkabali, wala akong sinusunod na oras. Hawa ko yung oras. Ah, okay. Pero doon sa financial, tingin mo sa financial, ano yung pinagbago sa'yo sa financial? Eh, gusto ko malaman na sagot eh. Mas malaki ba yung sinasahod mo ngayon kaysa nagka-company ka? Mas maganda yung ngayon kaysa nung nasa company. Nakakakain ka na ba sa mga gusto mo na ibig ko sabihin na yun, hindi naman tayo lahat nakakapag-Jollibee eh. Sabihin na natin nakapag-Jollibee tayo, pero yung order natin, limitado. Kunyari, nakakapag-Jollibee ka pag sweldo mo lang. Tama, mali? Tama. Diba? So ngayon, may part ba na pwede kang mag-Jollibee na kahit hindi ka na maghantay ng sahod? Na pwede mo siyang, sige kahit gumastos tayo ngayon, mababawi ko naman yan. May part bang ganun sa'yo na malakas na yung loob mo? Oo, meron. Meron nang gano'n. Ganda ng sagot mo. Nakakain naman ng tabi. Meron sa isang araw. Lati kasi dalawa lang. Ah, halos dalawa lang talaga dati. Bago pumasok, tapos break time. Bilang ba? Kaya ngayon, pakiramdam mo parang nasusustain niya na dahil nagbi-business ka na, no? Okay. So, pwede na ba ako? Salamat ko ngayon, baka may isa na ako. So yun lang mga tal, yung mga gustong mag-business, yan, para magkaroon kayo ng idea, kaya natin tinanong yung mga ganong bagay. Yun yung mga kasabiteranong motovlogger. Saan ako sa naman sa Tuloy ambus mo. To, ambus. Tuloy mo. Kasi hindi mo naman alam kung kailan yung magbubong eh. Basta ngayon, gawin mo muna siya kahit walang nanonood. Tapos kung tinanong, mag-improve mo, i-improve yun eh. Kasi walang videos na yun, wala rin na nanonood eh. Kahit nga yung ibang videos na yun, wala rin na nanonood eh. Pero tuloy-tuloy pa rin. Basta dapat ginagawa mo yun para sa'yo. Kasi pag masaya ka dito, tuloy mo lang na tuloy. Kasi pag ina-expect mo na, pinaplog mo kagad, ina-expect mo na marami kagad nanonood, matatanggap lang yung puro frustration. Mati-depress ka lang. Okay. Kung yung isipin mo kaagad na pag in-upload dito, kailangan maraming manood. Tapos pag walang nanood, malulungkot ka mali. Dapat yung kaligayahan mo hindi nakabase sa iba. Dapat sa sarili mo. Nandito si Pop sa Moto J. So shoutout kay sa first video ni Ray Vlogs. Napanood ko yung edit mo, kaya sabi ko lang, ang ganda ng edit niya noon. Alvin, di ba? Ba pala ang may kasalanan. Kasi yung unang edit niya nakita ko eh. Kasi mag-surprise. Yung unang mga vlog niya. Si Ray Vlogs pala ang may kasalanan noon. Kaya gumaganda ang edit niya sa Alvin Moto Vlogs. So, shoutout kay Ray, abangan namin yung videos mo. Kasi alam kong malupit ang edit ang gagawin nito. Hindi na natin makakain. Peace! Thank you, Pops!
Dahil mga tol, wala naman na tayong masyadong katanungan. Doon sa mga gustong malaman kung ano yung mga parts na nandito dito, papakita ko na lang kayo, papakita ko na lang sa inyo doon sa B-roll ko. So dito ko muna natapusin yung aking vlog at alam nyo na, sabaw na ako. Babush!